Alamin naman natin ang latest update mula sa mga sinalantang lugar sa Zambales. May ulat on the spot si John Consulta. John? Happy dahil sa walang tigil nga pag-uulan ito mga nakaraang araw, tuluyan na pumapaw itong Santo Tomas River dito sa Surik, Zambales. Ang naging resulta tuloy, Rafi, ay talaga namang pumapaw na at itong ilog at napunta na dito sa mga residential area, sa mga subdivision dito sa Surik, Zambales, sa mga oros ito, Rafi. Kasama tayo ng isang rescue team ng Olonga po at sa kaitkat tayo ngayon ng isang payloader na ito na lang marami ang maaaring maipasok sa loob ng mga subdivision dahil hanggang leeg at nagpastao pa ka yung ibang mga lugar na kung saan ay talagang marami mga na-strand na tayo mga kababayan sa mga orso, Rafi, at matanda at iba't ibang klase ng gamit ang pilit na iniligas na nga mula dito sa mga subdivision dahil sa bigla ang pagtaas nga raw ng tubig. Meron ba itong mga sasakyan nga, Rafi, kung makikita sa ating mga litrato ay lubog na rin, hindi na nailaw ng kawang na mailabas mula rito sa subdivision ng Santa Monica at ito ay tuluyan na nga nalubog na nga sa tubig pa. Sa mga oras ito, Rafi, ay pansamantala muna ang inilikas ang iba mga na-evacuate na ng mga residente dito sa mga subdivision at kapila nila ay sana mapigyan sila ng tulong ng national government at mapigyan ng solusyon itong problema na kanilang kinakaharap sa mga oras na ito. Rafi. Diyan sa ating pagkakala kasi ay talagang binabaha yung lugar na yan, pero ngayon lang ba ganyan kataas yung inabot ng baha dyan sa lugar na yan? Tama ka dyan, Rafi. Sa ating mga nakausap ng mga residente at mga opisyal ng rescue teams ay mas malala pa raw ito sa nangyari sa kanila nung undoy. Talo raw ito nung undoy. Mas grabe ito ngayon, Rafi. At talaga namang pahirapan ngayon itong rescue operation, pero pilit na nagpapabalik-balik itong mga payloaders at mga speedboat ng mga rescue teams ng Olonga po para masakip itong mga kababayan natin na na-stranded, na-trap na sa kanilang mga bahay dahil hindi na nga makalabas sa sobrang taas ng tubig baha na pumasok sa kanilang mga subdivision, Rafi. At dyan, dun sa pinadala mong mga litrato, may nakikita tayong dalawang bangka. Ito yung ginagamit nila sa rescue operation o mga residente lamang yan na pumupunta sa kabilang ibayo? Rafi, itong mga tumutulong na dito ay mga miyembro ng halo-halo na to, no? Merong Red Cross, merong lokal na pamahalaan, meron din mga subic, subic home, mga rescue teams, lahat-lahat natutulong-tulong na dahil talagang napakarami lang kailangan ilikas ng mga residente. At isa-isa nga sa ating mga nakuhanan dito, Rafi, ay isang tatlong buwang taong gulang pa lamang na sanggol at isang bata rin naman na bagong opera. Kaya talagang naingat na iniligas ito mula sa kanilang mga tahanan para hindi nga mapaano itong mga batang ito. Pero hanggang sa ngayon, Rafi, ito, sakit tayo dito sa nagaganap ngayong tulong-tulong na pagpapayanihan ng mga tao dito sa Zambales para lamang masakip ang kanilang mga kababayan, Rafi. Pero dyan, bukod sa mataas na baha, ay hindi naman malakas yung current at hindi naman nalalagay sa peligro yung mga rescue personnel. Rafi, hindi naman. Merong current. Meron tayo nakikita ang current. Kaya nga yung mga rubber boats. Dali lang, Rafi, yung kulong ako. Ah. May poste, may linya ng kliyente. Yung mga rubber boats na ginagamit sa pangsasakit, itinali na sa likod ng mga payloader para hindi matangay ng carpet sa loob ng subdivision. At para sama-samang maisakay itong mga kailangang masakit at mailabas ng mga subdivision. Dito naman sa batang gawin highway ay bahala rin, Rafi, ano, napakarami ng mga sasakyan ang na-trap na sa tubig baha at ang hindi natin alam yung ilang pang mga lugar. Meron tayong nakausap natin kanina si Governor Hermione Sevdane at sa kanyang informasyon ay nagtayo na nga sila ng mga command center dito sa may bahagi ng Botolan dahil ang isa pang bad news dito, Rafi, ay meron na rin daw itong landslide sa Kabutihan Parat ay wala naman daw na perwisyo o wala namang taong nasaktan doon sa nangyari slide, pero patuloy yung kanilang pagtulong sa mga apektadong mga residente, Rafi. John, sa ating pagkakalam, main road yan, hindi ba? Main highway yan. So wala nang iba pang pwedeng daanan yung mga motorista na
lulusot mula sa Zambales papuntang Olongapo o yung mga Olongapo papunta naman sa Zambales? Dito sa may bahagi ng Zambales, talagang ito yung pinaka-main thoroughfare nila eh. At okay sila lang, Rafi, binababa lang itong mga nakasakay ngayon dito sa payloader na ito. Sa mga oras na ito, Rafi, talagang itong bahaging ito ng kalsada dito sa may tabi ng Santa Monica ay talagang ano na, talagang pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. At ang hinihiniling ang panalangin nga na lamang ng mga tao dito sana ay dumila na itong ulan para kahit paano ay bumaba na nga itong Santo Tomas River, dahil hanggat hindi titigil ay talagang patuloy pagtaas at nangangamba pa ng mas malaki pang paha-permisyo ang maaaring maidulot ito sa mga susunod na mga oras, Rafi. John, meron ding landslide area dyan sa may taas ng Santa Monica Subdivision. Kumusta yon yung main na kalsada dyan? Nagkaroon na ng landslide sa mga nakarang araw ng mga pag-ulan. Lumala ba ito? Meron ka bang impormasyon? Okay, Rafi. Sa ngayon talaga, Rafi, ay meron nga talaga nagkakaroon doon ng mga pagbaha, pero talagang hindi nila inasahan na ganito kagrabe itong magaganap dito sa bahagi nga ng Subic Zambales na ito. Kaya nga talagang, yung iba naman talaga, Rafi, ay nagsiguro doon o lumikas na ng kanilang mga tahanan. Ang mga nanatili lamang yung mga tao na meron mga second floor, pero bigla silang nabulat nga dito sa bilis ng akyat ng tubig dahil nga sa biglaang pag-apaw ng Santo Tomas. Kaya ito ngayon yung inaalalayan ngayon, tinututukan ng lokal na pamahalaan dito sa bahagi ng Zambales para nga kahit paano na insan itong pagkakaroon nga ng problema bunga nitong pagpahana sa loob ng maraming mga residential areas dito sa Subic Zambales, Rafi. Okay, John, dahil biglaan nga yan, sapat ba yung bilang ng mga rescuers na galing ng Olongapo at yung lokal na rescuer ng bayan ng Subic? Sa ngayon, Rafi, wala pa tayong exact figures kung ilan itong mga taong ito. Ano? Pero sisikapin natin makuha itong figures at ongoing pa ngayon, Rafi, itong rescue operation. At meron ng ibang mga private citizens na sumasama dito sa pagsakip sa kanilang mga kababayan. Kaya sa ngayon, tulong-tulong na lang talaga itong ginagawang effort para kahit paano mabigyan ng assistance itong mga kababayan nga natin na humihingi ng tulong ngayon na mailabas sa kanilang mga tahanan. At yung isa nga, Rafi, na daanan natin, hindi niya mailabas dahil naka-wheelchair yung nasa loob ng bahay. Kaya ang inaantay nila ay yung mas malaking speedboat para nga mas maayos na mailikas nga itong kababayan natin ito. Pero sa ngayon ay talagang walang kumpay naman itong pag-paruot pa rito ng mga rescuers ng dito sa Subic Zambales. At inaasahan nila na hanggat hindi pa dudidimi, may maaari pa silang makapagbigay ng ayuda sa mga kababayan nating naipit sa tulig baha. At dyan, habang sinasagawa niyo yung rescue operation, kumusta yung lagay ng panahon ngayon dyan? At tumataas pa rin ba yung baha? Sa ngayon, Rafi, tuloy-tuloy pa rin kasi itong pag-ulan dito, Rafi. Sa mga oras na ito, doon sa pagpasok, bago tayo pumasok sa loob ng Santa Monica Subdivision, at ngayon, nakalabas na tayo ngayon na Rafi, talagang napansin natin na tumaas talaga itong patuloy yung pagtaas itong tubig baha dito. Kaya, alam nito na ngayon ang pulisya, nagmamando ng trapiko kasi talagang sobrang bagal ng daloy ng trapiko dito sa main highway. At ito ay dahil nga dito sa dami ng tao na gustong lumabas sa kanila mga subdivision. At itong paggamit nga ng mga heavy equipments na para nga mas epektibo mailabas itong mga kababayan natin. Pero sa mga sandaling ito ay talagang ito, Rafi, no, nasa paligid natin. Itong sakay natin, payloader, muli na namang babalik sa loob ng Santa Monica dahil napakarami pa raw na kailangan pang sagipin sa loob, Rafi. John, panghuli na lang, hanggang saan yung baha doon sa may mismong bayan ng Subic para maabisuhan natin yung mga dumadaan dyan? Kasi sa pagkakalam natin, meron po pwedeng daanan yung mga motoristang gustong lumusot papuntang Zambales doon sa may palengke. Pero sa ngayon ba, inabot na yung baha hanggang doon sa palengke ng Subic? Hindi pa natin ma-determine yung info na yan, ano? Kasi sa ngayon, tuloy-tuloy pa yung ating pagtutok dito sa rescue operation. At pagkatapos na pagkatapos ito, yun ang ating sisilipin para nga mabigyan ng abiso itong ating mga kumbay. Pero ang sigurado dito, Rafi, yung itong highway nga dito sa Santo Tomas, sa Subic Zambales, itong national highway, ay pahana. Possible pa rin naman siya sa mga light vehicles. Pero doon sa ating
natin mga kababayan, ipinapayuhan na lang natin sila na huwag na silang tumuloy kung sila man ay may biyahe papunta dito dahil medyo hindi maaya, no? Hindi maganda itong sitwasyon ngayon dito at lahat ng tao dito ay nagtutulong-tulong ngayon na masakit yung ilang mga nag-stranded na mga residente sa mga subdivision dito sa Subic, Zambales. Balik sa'yo, Rafi. Okay, maraming salamat, John Consulta. Mag-ingat kayo dyan.